Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako ngayon sa ating pagtalakay. Welcome po sa ating devotional Bible study. Nais kong pasalamatan ang lahat pong nagtiyaga, nakinig, nagsubaybay sa ating pag-aaral. Ngunit bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong anyayahan ka na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan sa ating devotional Bible study. Day 4 na po tayo mga kapatid. Salamat po sa nakinig sa ating day 1, day 2, day 3, and day 4. So, ito po mga kapatid ang day 4. Ang teksto na ating pag-uusapan ngayon ay nasa Marcos 1:34 hanggang 39. Hayaan niyo po akong basahin natin. Ang sabi po, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. 38. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinaguga at nagpalayas ng mga demonyo. So mga kapatid, itong talatang ito ay tungkol po sa panalangin ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang ating pag-uusapan, ang ating bigyang pansin ngayon, ang ating topic ay ang halaga ng panalangin. Mag-uusap po tayo ngayon mga kapatid tungkol sa prayer. Gaano ba kahalaga ang panalangin sa buhay ng Kristiyano? Mayroon po tayong apat na katotohanan na pag-uusapan ngayon. Ang una po, ang panalangin ay refreshment ng ating buhay. Yan, refreshment ng ating buhay. Basahin po natin ang verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So, si Jesus po, makita po natin na early in the morning, siya po ay naghahanap na ng lugar na walang makakapag-distract, walang disturbo. At doon na po siya mananalangin. Mag-isa lamang po siya doon. Ngayon, anong ibig sabihin ito mga kapatid? Napakahalaga po kay Jesus ang panalangin. Early in the morning, kita po natin na nandoon na po siya sa tinatawag na solitary place. Ang early in the morning po, tandaan po natin ay isang relax na oras. Nakakapahinga ng maluwag at nakakawala po ng maraming stress. Diba? Pag morning, so talagang relax ka. After a day of hard labor for the benefit of others until late in the evening, he sought the relationship with his father very early the next morning. So makita po natin na talagang gusto niya na makipag-usap sa kanyang ama, ang ating Panginoong Hesus. Ang pakikipagkwentuhan sa isang ama o pamilya ay nakaka-relax at nakakagaan ulit ng pakiramdam. Kaya tuwing nag-uusap kayo ng inyong pamilya ay talagang nawawala po yung mga stress. Ang ating Panginoong Hesus nakipag-usap sa kanyang ama sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yung panalangin po ay masabi nating refreshment ng ating buhay. Ito isang therapy. Ipapahinga natin, kukuha ulit tayo ng lakas, mag-iipon ulit tayo ng lakas, gagana ulit ang ating pakiramdam. Kaya kailangan po talaga mga kapatid na mayroon po tayong panalangin. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung mapansin natin si Hesus na halos wala na siyang tigil sa pangangaral, pagpapagaling at pagharap sa maraming tao, halos wala na siyang pahinga. Kaya early in the morning, pumunta siya sa isang lugar para manalangin, ma-refresh at magkaroon ng magandang pakiramdam sa physical at spiritual. Kaya mga kapatid,
Alam kong marami tayong mga kabigatan at pinagdadaanan sa ating buhay na parang hindi na napapahinga ang ating isip, hindi na napapahinga yung ating mga damdamin, lagi na lang tayong pressure, stress, mayroong mga anxiety, but make prayer as your priority and therapy. So mahalaga po ang panalangin dahil ang panalangin ay isang refreshment sa ating mga buhay. Pangalawa po, kung gaano kahalaga ang panalangin sa buhay Kristiyano, ang panalangin ay proteksyon ng ating buhay. Very common po na yung mga tao nagpipray ng proteksyon. Pero bigyan po nating pansin itong mga talatang ito. Sabi po sa verse 36 and 37, hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. Siguro nawawala ang ating Panginoong Hesus, hindi siguro nagpaalam sa mga disciples, mananalangin lang pala mag-isa. So, nahanap naman. Kaya, in verse 37, nang matagpuan siya, ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. So, yan. Ibig pong sabihin, talagang itong mga disciples, siguro ay busy sa mga tao. Si Hesus naman, gusto niyang magkaroon talaga ng pakikipag-ugnayan. Na dapat ito yung maintindihan, maunawaan ng mga disciple. So, dito po mga kapatid, unti-unti na pong nakikilala si Hesus dahil sa kanyang pangangaral at pagpapagaling sa mga tao. Hindi po lahat ng taong pupunta at susunod sa kanya ay tama ang puso. Marami pong galit kay Hesus at gusto siyang paratangan. Kaya napakalaking bagay ang ginawa niyang manalangin para sa kanyang proteksyon at hindi lang sa kanya, pati na rin sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sa ating buhay ay wala pong nakakaalam sa ating bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Diyos lang po talaga yung nakakaalam ng lahat sa ating buhay. Ang Diyos po yung CCTV ng ating buhay. Kaya napakahalaga po na lagi po tayong manalangin, humiling, humingi ng protection sa araw-araw sa ating Diyos. Pangatlo po, kung gaano kahalaga ang panalangin sa buhay Kristiyano. Ang panalangin ay pampagaan ng sitwasyon. Yan. Ano ba yung mga naramdaman mo dyan? Ano ba yung mga pinagdadaanan mo? Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon mo, sa buhay mo? Manalangin po. Manalangin ka lang. Sabi po sa verse 36 and 37, ulitin po natin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. And verse 37, nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ayan. So, hindi naman po sa naiinis si Hesus sa mga taong sunod ng sunod sa kanya. Ano po? Ngunit, kailangan din niyang mag-isip, mag-next plan, dahil marami pa siyang dapat puntahan at asikasuhin. Kaya kailangan niya ng tulong mula sa kanyang ama para magaan sa gawain, magaan ang sitwasyon, at magaan yung planning o gawain. Kaya importante po na magpatulong at humingi ng tulong sa Ama. At ito nga yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil nga marami na po siyang ginagawa at talagang kumbaga halos wala na siyang pahinga. Kaya kailangan po niya na ma-refresh, magiging magaan ang sitwasyon lalo na sa ministry. Tingnan po natin yung motor. Sa isang motor, ang kadina, kailangan minsan ay lagyan po ng langis upang lumambot, dumulas at hindi mahirapan sa pag-ikot ng gulong. Ganon din sa buhay natin. Sa buhay din natin, mga kapatid, minsan wala na tayong maisip. Puno na tayo ng maraming alalahanin. Minsan naman, maraming option, pagpapasyahan na hindi na natin alam kung ano ang tamang pasya. Diba? Parang nahahang na tayo, bumabagal na tayo. Ginagawa na natin yung lakas natin, yung diskarte natin at maraming pamamaraan. But kapatid, baka kulang lang yan
sa pangpadulas o sa langis para gumaan ang sitwasyon. Baka kulang lang yan sa panalangin. Ang panalangin ay parang langis ng ating buhay. So, pang-apat po, kung gaano kahalaga ang panalangin sa buhay Kristiyano, ang panalangin ay kalakasan at kapangyarihan. Tingnan po natin sa verse 38 and 39. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinaguga at nagpalayas ng mga demonyo. Pansinin. Pansinin po natin mga kapatid na bago si Jesus nangaral, pumunta sa ibang lugar, siya muna ay nagbabad sa prayer. Diba? Para po sa kanyang kalakasan at kapangyarihan. Kaya napaka-effective ng ministry ni Jesus dahil bago ang lahat ng gawain, siya muna po ay nag-ipon ng lakas sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo mga kapatid, na-realize ko na napakahalaga pala ng panalangin para sa isang misyon, para sa ministry o sa gawain ng Panginoon. Ganon kasi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Walang halaga ang isang misyon kung walang panalangin, walang lakas, hindi effective, at hindi magtatagumpay. Kaya, mga kapatid, ang panalangin ay nagpapaalala kung saan ang gagaling yung ating lakas, ang ating resources, at pagpapaalala na hindi natin makukuha ang isang bagay sa ating sarili lamang. Kaya kailangan yung prayer. Sa kabilang banda, kung ayaw mo nang manalangin, lumilitaw na hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng tulong galing sa Diyos. Na makukuha mo ito sa iyong sarili lamang. Gusto mong sarilinin na lang. But mabibigo lamang po tayo kung wala tayong panalangin, kapatid. Lalo na ngayong alam na natin ang buong katotohanan. Kailangan po talagang tayo'y magtiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, naway maunawaan natin ang kahalagahan ng panalangin sa buhay mismo ni Jesus. Maglaan tayo ng panahon, oras, at gawing priority ang panalangin. Dahil ang panalangin ay refreshment ng ating buhay. Ang panalangin ay protection ng ating buhay. Ang panalangin ay pampagaan ng sitwasyon. At ang panalangin ay kalakasan at kapangyarihan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa muli, magkita-kita naman po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.